lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na nais sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay na naik sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, patuloy tayong kumilala sa kabutihan ng Diyos at magpasalamat sa lahat ng mga bagay na Kanyang kaloob. Tanda nito, patuloy nating itaas ang kahilingan sa misang ito, ang ating mga personal na panalangin at yung mga humihingi ng dalangin. Upang tayo maging karapat-dapat na maging at makipag-isa sa misteryong ito, halin na mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagtukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, panawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo pa ang buhay ng iyong bigay sa amin upang sa dinadalisay na pagkamasuwayin ay hindi mahadlangan kaming iyong pag-iliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, napakatigas ng ulo ninyo, di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong tinggin ang katotohanan, kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usik ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautusang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. Ngunit hindi ninyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan.
Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinalagkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila sa Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasang-ayon ni Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko, aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Ikaw poon, aking pinananaligan. Magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako at iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Iyong inalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Nagbibigay kasiyahan pagkaing dulot ay buhay si Jesus na poong mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ng mga tao kay Jesus, ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus,
Dapat niyong malamang hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay iyong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, uwi ka nila. Bigyan po niyo kami lagi ng pagkain iyon. Ako, ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Lumalapit sa akin ang hindi at hindi na magugutom. Ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli mga kapatid, magandang tanghali po sa ating lahat. Alam niyo po, sa buhay natin, lalo na ngayon, parang antulin-tulin po ng changes. Para bang tinatanong natin sa sarili natin, ano kaya yung pupuno sa kakulangan natin? Laging may feeling of emptiness. Ano kaya yung pwedeng magbigay sa akin ng tunay na kaligayahan o kaganapan? Kaya naman siguro, nag-aasam-asam po tayo ng mga material na bagay. Dahil alam natin, kung may pera tayo, lahat ng problema masosolve. Kung mayroon tayong kapangyarihan, lahat may pamamaraan. At kung nasa sa atin ang lahat, ano pa yung hahanapin natin? At ngayon sa Ebanghelyo, narito po ang isa sa mga patotoo ng katotohanan ng buhay bilang tao. Si Jesus po ay sinabihan ng mga taong kanyang nakasalamuha. Magbigay ka nga sa amin ng patotoo para sabihin namin na ikaw nga. Ano po ang binigyan ng pansin? Ang sabi po nitong mga taong to, for 40 years, ang aming mga ninuno ay binigyan ng pagkain doon sa ilang at natanggap ang mana, ang tinapay na nagmula sa langit. 40 long years. Kung natatandaan niyo po, sa ating pong mga ebanghelyo, mayroon pong dalawang bahagi o dalawang beses na si Jesus ay nagparami ng tinapay. At dito makita po natin yung isa, 5,000 ang kanyang pinakain. Yung isa, 4,000 ang kanyang pinakain. 5 tinapay, 4 tinapay, at isda. Kung ganoon, gusto po ng mga Hudyo pong ito na lampasan o pantayan ang ginawang pagpapakain ng Diyos ng mana. Pero ang sabi po ni Jesus, ang pagkain tinanggap ng inyong mga ninuno ay pagkain binigay ng Ama. At ngayon, nais po ni Jesus na ipakita sa mga ito na siya ang tunay na tinapay na nagmumula sa langit. At ang wika niya pa po towards the last part ng gospel, ang sino mang kakain nito ay hindi na magugutom at ang sino mang iinom nito ay hindi na mauuhaw. I am the bread of life. Alam niyo po mga kapatid, kapag tinitigan po natin ang ating poong Jesus Nazareno, tignan po natin ano po ba yung lakas na pinagmula ng ating pong Panginoon kung kaya't natanggap niya ang lahat ng paghihirap? Saan kaya siya humugot ng lakas? At ngayon, isinisiwalat po sa atin ng ating Panginoon Jesucristo na ang lakas na pinagmumulan kung kaya niya natanggap ang lahat ng paghihirap ay dahil sa pagtanggap niya sa kalooban ng Ama. Kung ganoon mga kapatid, kapag sinabi po ni Jesus sa atin, I am the bread of life,
Hindi po siya nagpapahayag at nagsasabing material things, material bread ang ibibigay sa inyo. Ano po ang pakahulugan? Actually, sabi po ni St. Pope John II ay ito, hindi naman masamang yumaman. Subalit, titignan po natin ang intensyon ng ating pagyaman. Minsan po kasi ang focus natin ay ang magkaroon ng kayamanan. Pero ang sinasabi niya po rito ay ito, hindi sa pagkakaroon ng kayamanan, nagkakaroon ng kaganapan at mapupunan ang iyong emptiness. Kundi ang sinasabi ay kung pagiging sino ka sa harapan ng Diyos. It is about your being, not about having. Bakit po? Kasi kapag alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos, kinikilala mo na walang wala ka. At bukod tangi ang Diyos ang pupuno sa kakulangan mo. At kapag ginawa po natin ito, sasalaminin po natin ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, sundin ang kalooban ng Ama. Kaya naman, ang pagwika po ng ating Panginoong Jesucristo, I am the bread of life. Binibigyan po tayo ng kahalagahan, ikaw na natanggap sa akin, kailanman hindi ka na magugutom. Ikaw na tumatanggap sa akin, kailanman hindi ka na mauuhaw. And Jesus is assuring us na sinasabing, hinding-hindi ka iiwanan ng Diyos. At dito sa huling yugto, binibigyan ng pansin, kailanman hindi ka mamamatay dahil ipagkakaloob ng Diyos sa iyo ang buhay na walang hanggan. Ito po ang kahulugan na sinasabi ni Jesus sa atin, ako ang tinapay na nagmula sa langit. Hopefully, makuha po natin at matanggap natin na tunay na si Jesus ang siyang kailangan natin. Sabi nga ni Mother Teresa of Calcutta, solo, Diyos, basta. Sapat na ang Diyos sa atin. At kung nasa atin na ang Diyos, lahat-lahat ng bagay meron na tayo. Wala nang kakulungan. Bakit? Kasi ang Diyos na mismo ang pupuno sa kakulangan natin. Kaya naman, ang lahat ng hinahanap natin sa ating buhay, mararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, paano nga po ba natin lubusang mauunawaan ang sinasabi sa atin na sapat na ang Diyos? Kapag nakikita mo sa sarili mo na walang-wala ka, pero alam mo na ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Kapag nakita mo na dumudukot ka sa bulsa mo at wala kang madukot, pero alam mo na sa kabila ng kawalan mo, God will provide. Kapag alam mo sa sarili mo na hindi mo kaya ang problema ang pinagdadaanan mo at alam mo rin sa iyong pagmamahal sa Diyos na lahat ng ito malalampasan mo. Ito po ang binibigyan sa atin ng isang napakagandang paalala sa atin. Kaya nga, every time na kayo po ay dumadalo ng misa at tumatanggap ng komunyon, tandaan niyo po ito, sumasa inyo ang Diyos at kailanman hindi kayo magugupo sa anumang pagsubok, malalampasan yung lahat ang anumang bagay na inyo pong mga suliranin. Bakit? Dahil ang Diyos ay sumasa iyo. Kaya ito po ang lakas ng ating Poong Jesus Nazareno. Sa bandang huli ng ating pong buhay, hopefully we can pray the prayer of Saint Francis of Assisi. Deus meus et omnia, na ang kahulugan ay my God and my all. Ito po ang tanging kayamanan
na dapat nating asamin. Ang masabi natin sa ating sarili, sapat na ang Diyos. Dahil ang Diyos ay lahat-lahat sa ating buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, inaanyahan tayo na umasa kay Jesus upang makabit ang kasiyahang maibibigay lamang sa pinangakong langit. Ang ating tutugon, Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang simbahan naway magsikap na maihatid ang pag-ibig ni Jesus sa lahat ng taong nagugutom sa tinapay ng buhay. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Atin nawang maunawaan na ang presensya ni Kristo sa Eukaristiya ay isang palagi ang pagtawag sa atin upang ibahagi ang ating buhay sa lahat ng ating nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga nagtitiis ng gutom at pagkauhaw, naway matugunan ni Jesus na siyang ating tinapay. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga may sakit, naway makakuha ng lakas sa pagtanggap sa Eukaristiya. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga pinalakas ng Eukaristiya sa buhay na ito, naway muling buhayin sa huling araw. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ama naming nasa langit, isinugo mo mula sa langit ang iyong anak upang maging pagkain ng aming kaluluwa at agkain kami patungo sa iyo. Marapatin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Jesus na tinapay ng buhay, kami laging makasama sa iyo. Inihiling namin to sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng magkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di mapuhang matuwa na sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng magkabuhay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa sa pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon at papagbaguhin mo ang galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahay ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo na ang tanan sa pigin ng iyong buhay. Hindi mamamatay ang inihahain sa krus. Ang sa krus si Pinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banalikong bukal ang tanang kabanalan, kaysa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati iyon iabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ganon din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit nialay namin siya yung tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose naming Obispo. Tanang mga kaparian, mga relyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria ay nanang Diyos ng kanyang kabiyak ng pusong si Jose. Kaysa ng apostol at San Juan Bautista, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, mahipagdiwang naman namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nagagagaling na utos at turo ng ating Panginoon at Diyos, buong pag-ibig nating tawagin ang ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Halinang manalangin para sa kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagaluban kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Katawan ni Kristo
Savior and life. Rejoice, O people of God, we are the body of Christ. When we gather in our homes, through our prayers and our meals, we are fed and nourished together. Our families broken and blessed. In the household of the Lord, where we come to share the meal, we are fed the words of our Savior. One family strengthened and healed. Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God, we are the body of Christ. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating official na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa pigin na magpakailanman. Ipagalob mong kaming maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Jesus, pangupong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at puspos na pasasalamat. Basbasan mo rin ang daladaling nalang imahen, dasalan, at pakinggan ang mga panalangin. At sa pamamagitan ng pagbibindisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sila'y binyagan, na ikaw'y kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak
at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.